mabigat na parusa ang dapat ipataw sa mga players, coaches at officials na sangkot sa kontrobersyal na Vismin Super Cup match sa pagitan ng Lapu-Lapu City at Siquijor. Pero bago natin umpisahan mga ka-moves, ay huwag po nating kalimutan i-hit ang subscribe button at i-click ang notification bell. Opinyon ni dating amateur basketball godfather at deputy speaker Mikey Romero bukod sa sinabing pambababoy sa basketball ng dalawang koponan. For showing disgraceful acts, the players, staff, officials, and the persons behind these shenanigans must be severely punished, wika ni Romero, ang kinatawan ng One Pac Man party list sa Kongreso. Gusto rin ng sportsman politician na ipabaan ang masangkot sa sinabing kontrobersya sa lahat ng mga liga sa bansa. They have no place in Philippine sports, basketball in particular. Dagdag pa ng sportsman, politician, na umaasang maipapasa ang kanyang itinutulak na batas para maparusahan ang mga sangkot sa game fixing. Nananawagan si Romero sa lahat ng law enforcement agencies na paitingin ang kanilang investigasyon sa nangyari sa Vismin Cup na para sa kanya ay paninira sa imahe ng sports. Pinagprubahan na sa Kongreso sa third at final reading ang mga kaparusahan sa mga game fixing sa botong 211 ang nagsasabing mapaparusahan at 0 naman ang nagsasabing hindi. Layunin ng House Bill 8870 akta ni Romero na maprotektahan ang integridad ng anumang sports laban sa mga game fixers. Dito na nga nagtatapos ang aking video mga ka-moves. Kung meron man kayong mga suggestion ay i-comment nyo lang po down below at ating pag-usapan. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muling pakikinig mga ka-moves.